So hi guys, good morning. Yan, sige. I-start na natin tong vlog na to. It's about cars again. Alam ko naman mga car guys naman usually yung mga audience natin here. So guys, I just want to let you know, I'll make kwento lang about something na about cars. And I want to share it with you, a realization that is really important about cars that I want to part to you guys. So yun yung naisip ko for this vlog. Tapos actually, yes, bumili na naman tayo ng kotse na 4 hours for our daily car para magamit natin pang araw-araw yan. So, yung Gen 1, we sold it already. Unahan ko na kayo. Dito ko na agad, babato agad yung news, yung new car reveal last time. So, basically, this is a new car reveal vlog too. But sulit to panoorin, you know why? Kasi dalawa yung binili natin na kotse in a span of 24 hours sa araw, no? Pero I'll let you guys see kung ano yung mga kotseng yun. But yeah, yung RAV4 Gen 1, we sold it already. Kasi, yun nga, i-explain natin mamaya. So, bigyan ko muna kayo ng isang video na binababa yung isang kotseng binili natin. Itong video na to, kasi makikita nyo rin sa background mamaya pag pinaano ko na yung isang kotse. So, eto, pasok ko muna yung video na binababa siya. Let's go! So guys, this one's a new car again. Tapos I'm really excited about this car. Kasi ito na yung pinaka-cute na kotse. Hindi, yung Mini Cooper kasi natin cute din yun. So this one's a cute car too. Pero hindi naman super cute, pero cute pa din. So I'll let you guys see. I'm really excited about this car. So here you go. It's a Daihatsu Midget van. Di siya pick-up, but still, it's a Daihatsu Midget. Ang cute lang ng kulay niya, and it has like a lot of chrome parts that will be disposing. But guys, this one is a really really cute car. So yan, binababa na nila, tapos pagbababa nito, I'll let you guys see kung ano yung kotse. May lahat ba tayo, pupunta ba tayo ng Pampanga, but still, after that, papakita ko sa inyo overall kung ano meron sa kotse ko. I'm really excited to let you guys see this car, and I'm really excited to use it here in the metro. So guys, see you soon. Wait lang. So yun nga, nakita nyo na yung bago nating kotse na isa na binababa sa trailer. It's running, yes, pero tin-railer na lang natin kasi it came from Bulacan. Ayoko na if ever man, huwag naman sana tumirik pa sa mga highways, sa mga NLEX. So I don't want those kind of stuff already. But right now, I just want to let you guys see the car and I'll give you a quick walk around of the car. But guys, it's not for, this is not a review for this car. Pero yung isa, you will walk around din natin. So this is a Daihatsu Midget van. Midget 2 van. Kasi may Midget 1, yun yung luma. So this is a really, really cute car and I want to share it with you. So let's go. So here it is. It's a Daihatsu Midget 2 van. It's not a pickup, it's a van. So ang dami pa niyang chrome bits that will be somehow disposing or making or like taking off yung mga ganyan. Ito, natatanggal naman yan. Yung ito, this is an original visor. Sayang naging gold siya. Pero plan ko, ipa-black na lang yung handles, yung mga ganyan. So I'll give you a walk around of the car. Ayan siya. Daihatsu Midget 2. Really, really cute. Pero syempre, hindi pa natin super ito yung taste ng kotse. So we'll be making some own personal touches for the car. And I really want a spare tire here. So kailangan ko gawa ng paraan para magka-spare tire dyan sa harap. So I'm thinking how. So papatulong tayo sa mga good friends natin. And I really like the look of the car. Ito yung Midget 2, guys. Sobrang gusto ko to dati. Kaya natin siya binili. This is, we had a missed opportunity last time na may inalok sa atin na Midget 2 doon din sa friend natin kila Tim. Midget 2 naman na pickup. And yun talaga gusto ko yun. Pero right that time, wala pa tayong fund. So we were not able to buy the car. But still, baka hindi para sa atin, di ba? Another good friend of ours bought the car. And I'm really happy na napunta yun sa kanya. Tapos yun, nag-uusap lang kami every time yan. Sabi ko, it's Gabriel actually. So, bro, sabi ko, partner tayo, partner kami sa Orthia.
partner din kami sa midget. So nakakatawa, lagi kami nagkukwentuhan lang about it. Yun yung nakakatuwa sa mga car guy friends kasi we somehow make our community really small. Tapos nag-share tayo ng mga passion natin, nagkukwentuhan tayo about our cars. Tapos imagine mo, may kambal-kambal pa ganun. Pero it's really fun. It's really fun that we have those kinds of opportunity and sharing and knowledge and all. I'm really happy. So yun, ito yung midget 2 na to. Sobrang gusto ko talaga to. So right now, we were finally able to buy one. And ayan, partner sila ni Mini Cooper. Ang cute nila, ang liliit nila. So yan. Actually, kagabi nga, may realization kami. Yung kulay ng midget 2 na to, may naiisip pa yung sino. Sige, sabihin ko na agad. Para siya yung kalaban ni Mr. Bean, di ba? Tapos, meron pa tayong Mini Cooper. So, si Mr. Bean to. Tapos, ito yung kalaban ni Mr. Bean. So, parang ganun yung idea. Ang kulit lang talaga. Yung kulay niya, to be honest, we'll try to make it quirky. Pero, yung kulay medyo hindi ko type. Pero, let's see. Tapos, papakita natin interior soon. We'll do a quick vlog about this midget van, midget 2 vans next time after we finish the car. So yun, tapos na tayo yung midget 2. Pinakita ko na sa inyo yung first car na nabili natin. Nakita nyo na yun sa background yung second car na binili natin. Pakita ko na sa inyo agad yung kotse bago ko ikwento yung story kung bakit natin siya binili and bakit tayo nagpalit agad. Kasi yung story na yun, it will relate to every car guy, every person actually, hindi lang car guy, nagkukotse, yung mga bumibili ng kotse. So ito, gusto ko i-share yung knowledge, i-share yung kwento ko about it. And, but right now, makita ko muna sa inyo yung kotse. Tapos, medyo tapos siya kasi, kwento ko rin sa inyo mamaya. Basta, makita ko muna sa inyo. Here it is. So it's a RAV4 Gen 3. It's a 2006 RAV4. This is not a 4x4. I was looking for a 4x4 one, but this one's a 4x2. Pero okay lang. It's here. It's running good and I'm really happy with the car. So yan na itsura niya ngayon. I'll give you a quick walk around. Same pa din, naka ano pa rin tayo, Rega Masters all the way and of course, Siloam Terramax, ayan. So yan, I'll give you a quick walk around. Yan. So here's the car. Yeah. We got this car from Tim din. This is his personal car. Ito yung ginagamit niya. Tapos sabi ko, Tim, meron ka, di ba? You're selling. Tapos we agreed on a very good price. Thank you very much, Tim, for giving us a good deal. Tapos yun, sabi ko, Tim, gusto ko kasi talaga ng Gen 3. Kasi ganito yan. Kukwento ko na sa inyo. Yung Gen 1 talaga, it was offered to us by our good friend. Tapos, talagang gusto ko naman talaga is Gen 3. Siyempre, tapos may opportunity tayo to grab a Gen 1 na 3-door. So, I'm really excited about it. So, kinuha natin. There was a problem with some mechanical stuff that I don't want to resolve anymore. It's resolvable naman. Kaya naman siya gawin. Pero, parang sabi ko, I don't want to exert some effort to do it. Kasi nga, gusto ko ng kotse yung pang daily. Ayoko na nung masisira. Tapos, papagawa, tapos masisira, mapapagawa mo na naman. I don't want those hassle na. So, yun yung sinasabi ko sa inyo, na gusto ko i-share sa inyo. If you want a daily car, if you want a very, very good daily car, firstly, kaya nga tayo nagto-Toyota kasi gusto natin na matibay. So, secondly, so, eto talaga yung plano ko, Gen 3, kasi nga, matibay siya, plus, modelo siya. So, bakit nagmamatter na modelo siya? Okay. Whatever happens, as in, kahit anong mangyari, if you buy a 90s car, if you buy an 80s car, if you buy an old car, the feels is there. Yung feeling na luma yung kotse, nandyan yan. Yung tagtag, yung feeling ng ramdam mo yung kalsada, yung makina, somehow it runs good, but hindi siya sobrang refined. Kasi lumang kotse yan. So I want you guys to realize this na hindi porket bumili ka ng 90s kotse, it would be the same with a 2000 era or a 2010 up era na kotse. So always remember that. Kasi baka kasi iniisip nyo na baka pag bumili tayo ng Civic na 90s tsaka Civic na FD tsaka EK, parehas lang yun. No, it's definitely not. Lahat ng feeling, it's different. Yung feeling ng makina, yung feeling ng under chassis, yung feeling ng buong kaha, yung feeling ng interior, it's
whole different world, guys. So bakit tayo kailangan bumili ng modelo from time to time? Hindi ko I'm telling you guys na if your budget doesn't permit, huwag niyong pipilitin. But still, if your budget permits, kung kaya naman ng budget ng modelo na yung bilhin mo for a daily car, go for it. If you have a budget for a brand new car, okay lang. Pero akin kasi, parang yun nga yung na-explain ko sa'yo. When you buy a 90s car and a, for example, this is a 2006 car, it's way different, guys. Sobrang malaki yung pinagkaiba. It's night and day. Yung makina mo, sobrang refined. Yung feeling mo ng under chassis mo is different. Yung interior mo, somehow, it's modern. So, yun na yung hinahabol natin for a daily car. Ako kasi, parang meron tayong daily car, yung LC70 natin. But why did I buy another daily car? Kasi ito na talaga yung gusto kong gamitin everywhere I go, na hindi alam ko, hindi ako titirik, hindi ako tinatamad gamitin kasi ang bagal, ang bigat, walang ganun. This car is somehow really refined kasi wala na akong iisipin eh. So yun yung gusto kong maintindihan nyo, guys, na hindi porket bumili ka ng kotse, yun na yun. Hindi ganun yun. So, meron kasi mga tao na kala nila pag bumili ka ng kotse, tapos na, 90s car, ganyan, okay na to. Guys, ang dami pang papagawa dyan. Even though naman ng mga 2006, marami pa rin pa kailangan paggawa. But still, yung feeling yung binibili natin sa mga modelong kotse. So, yun. Sorry if it's a really long rant, but yun talaga yun. So, gusto ko maintindihan nyo na bakit tayo nagpalit. Kumbaga, but pwede mo naman pagtsagaan yung Gen 1, ang arte mo naman, ba't di mo na lang pinagawa, may resources ka naman. Yes, we have all of those stuff, but we want a daily car. If we want a project car, pare, it's easy, like, kaya natin gawin yun. Diba? Pero this time, we want a daily car. So, yun lang, differentiate your daily car with your project car kasi mapapagod kayo eventually kung yung project car nyo lagi na pinapandaily nyo, tapos lalo na 90s. So yun, I just want to share that 2 cents, my realization in car life. Siyempre, kanya-kanya pa rin tayong opinion, but that's my opinion. I hope there's no hate about it. So, it's all good vibes. So yun, going back to the car, ito na yung RAV4. Guys, I'm really happy sa kotseng to. Pakita ko sa inyo yung share ko sa inyo yung kotse. Ito yung keys niya. Tapos, shoutout tayo dito. Tiyan niya yung keychain ko. Banawe Boy, made by B-Spec. Thank you very much, B-Spec. Check out B-Spec, guys. Minsan meron siyang mga mugs na malupit dun. Mga naghahanap ng mugs sa akin na orig. Meron siya minsan na mga chamba dun. May mga pyesa rin siya na mga pang Honda. So, yun. Check it out, B-Spec. Ito, B-Spec aftermarket. Yan. Here we go. So, unlock na natin yung kotse. Ayan. There's no tint. Ito yung nakakainis. Clear tint siya sa harap. It's green glass. Ay, sorry. Clear glass siya sa front. But ito, privacy siya. So, gusto ko ng gusto. Gusto ko all clear. Pero okay lang. Wala tayong magagawa. Yan yung binigay ni Toyota sa atin. So, ito. Bakit gusto ko itong 4x2 yung nabili natin? Kasi meron. Ito yung available. It's cloth everywhere. Gusto ko sana yung 4x4 kasi it's leather. Automatic. Yung seat adjustment niya. It's motorized. May mga ganun siyang features. Pero ito yung nakuha natin. So, hindi na tayo mag-aangal kung ito talaga binigay ni Lord, di ba? Bakit pa tayo aangal? Medyo madumi lang loob kasi I put some air spencers, courtesy of Mark, yung may-ari ng Honda Jazz, di ba? Sabi natin, shout out naman, baka naman meron tayong air spencer. Hindi, joke lang. Pero binigay niya tayo. Thank you very much, Mark. So, makalat dyan, sorry. So, ito na yung interior niya. It's really simple. Ito, pinalitan na ng Android. So, babalik tayo ng Pioneer. Medyo hindi ko gusto yung louver niya dito. So, yan. If you happen to want one, buy this. De joke lang. Pero yun, everything is super good. Tapos, aircon, malamig, simple lang interior. Tapos, ito yung guys, gusto ko lang i-share to. Sobrang favorite ko to. Toink. Sorry. Sobrang favorite ko yung part na yun. Kasi ever since dati, may ganito yung friend namin si Guo. Hindi yan yung pinaglalaroan ko sa kotse niya. So yun. The good thing about this car, if you want one, quick walk around lang tayo, no reviews for now. I-review natin to kasama yung midget pag natapos na sila. A good review tayo doon. Tapos, ang magalupit dito sa kotse to, kung medyo may family kayo, ito malupit. Sobrang luwag ng likod. Ito. Guys, tignan nyo. Isang, siguro mga 1.5 dangkal yung space dito. Tapos namumove mo pa yung seat na to. Tapos yan, may tunong cover side all, kompleto. So yan. This is a really good car, guys. I mean, if you are considering a gas engine car,
na pino manakbo. Sobrang pino kagabi. As in, hindi ko kailangan humataw, but it's really refined. Sobrang gustong gusto ko. So, yun. Right now, the plan with the car, papalinis lang natin yung headlight. Papa-repaint natin yung bumpers kasi syempre may mga konti siyang bumps and all yung mga ganyan. Syempre, hindi naman yung brand new. So, hindi, you don't expect it to be very, very perfect. But, actually, this car is already lowered, if you can see. Naka-lower na siya, guys. I mean, ayan, oh, tignan niyo yung gap niya. It's 3-finger gap na lang dito. So, yan, naka-lowered na yung kotse natin. Kasi, hindi ko siya sobrang sinagad, guys. Kilala niyo ako, naglo-lower tayo. Pero hindi natin siya sobrang sinagad. Kasi we want the car to be a daily car nga. So, ito, wala siyang rub, wala siyang tagtag, wala siyang... I mean, walang masakit sa ulo kasi ano naman siya, safe lower lang siya. Tapos maganda pa rin tignan. Hindi siya sobrang halatang lowered pag tinignan mo. Parang papaisip ka, lowered ba? Parang ganun. Pero yan, yung itsura niya ngayon, the overall look of the car. Ayan, sobrang happy ako, grabe. Sobrang saya ako sa kotseng to. Guys, sobrang sulit. So, guys, kung ibabash naman ako na bakit ko par new car reveal ka pa tapos binenta mo rin. Sorry, pero guys, I'm really happy with my decision. And still, I get to use this very, very good tires from Siloon. Thank you very much, Siloon. So, yun. And actually, yung sa midget, kagabi kasi, yung battery, nagloko. So, thank you, Varta Philippines, for accommodating me yesterday. So, papadala na nila tayo tomorrow ng bagong battery for the midget, and I'm really excited to use the midget. Actually, nikot-ikot namin. Sobrang saya, guys. So, next time, if I get to bring the midget to any meet, if nandun kayo, feel free to message me, to talk to me, and let's ride the midget, or I'll let you see the interior of the midget and all. Just feel free to walk by me and kausapin nyo ako, walang problema. Hindi naman ako masungit. Minsan lang, pag wala sa mood, alam nyo yun, moody rin naman tayo. Pero, we try to be very, very normal, di ba? So, yun. Ay, hindi siya. Magpasingit pa. Hi, Aya! Shout out tayo sa Lido, guys. Ayan si Aya. Hi, Aya! Ingat! Yes, thank you. Yung midget. Thank you, Aya! So, yan, guys. Go to Lido. Meron dito sa Speaker Perez Retiro. Lido na restaurant. It's really good. Sarap dun. Yun yung owner. Sila nga Kester. Sige. Thank you, kuya. Pasok natin. Sige, pasok ako mamaya. Thank you. Yan. Thank you. So, yan. Kaya mapasok na ni kuya lahat yung isang midget doon sa parking. Pero ngayon kasi, nilagay lang natin yung mga ganitong placements ng cars kasi vina-vlog ko nga. Pero I'll be rearranging the parking naman. There's no problem. Mamaya. So, yun. Guys, sorry kung ang dami kong rant today, and sorry kung ang dami kong sinabi na naman to dito sa vlog na to. Okay lang naman sa akin kung ma-board kayo, pero sana na-gets niyo yung point ko. Owning a car is not an easy step, and it's not a simple decision to do. Pero guys, in the end of the day, you need to ask yourself, are you happy with the outcome that you made, the decisions that you made? So ako, I would definitely say that I'm really happy with this RAV4. So thank you guys for listening. Thank you guys for watching. And of course, soon I'll be sharing to you the midget. And I'm really excited to share it with you. And guys, thank you very much for supporting. Actually, lately, medyo talagang I have lots of things that I've been thinking about. And daming stress and all. Pero andyan pa rin kayo. Sorry sa mga Instagram inquiries nyo kung matagal ko na kayo nare-replyan. Pero guys, nire-replyan ko pa rin kayo isa-isa. Medyo late lang minsan kasi syempre we need to rest and all yung mga time with friends, yung mga ganyan. So guys, thank you very much for watching. End na natin to. And please do like this video, subscribe on our YouTube channel, and of course our social media accounts, Instagram, Facebook, TikTok, Benawe Boy, no space. So see you guys soon. Thank you very much for watching. Bye!